want short notice. I just gotta let you know, you led me straight to the fall. I'm broken, I'm still trying skin and bones. You left me, you're all alone. I hate you, then you show up on my phone. I'm writing a miracle. What's up, people? Welcome ulit dito sa akin channel. This is your boy, Rodney Boy. So for today's video ay magluluto tayo ng isang napakasimpleng dish na pwedeng-pwede nating gawin sa ating mga bahay. So gagawa tayo ng eggplant omelette. So ito ay napakadaling gawin gamit ang talong or eggplant. Pero bago tayo magluto ay alamin muna natin ang mga health benefits na makukuha natin sa talong or eggplant. So we have 7 surprising health benefits of eggplant. Eggplant is a great source of vitamins and minerals. It helps with digestion, improves heart health, prevents cancer, improves bone health, prevents anemia, and increases brain function. Those are the 7 surprising health benefits of eggplant. So this time, ay ipapakita ko na sa inyo kung paano gawin ang eggplant omelette. So narito ang ating mga ingredients. Una, syempre kailangan natin ng talong, ng sibuyas or onions, kailangan natin ng itlog, nor cubes, at saka yung pampalasa nating magic sarap. At syempre gagamitin tayo ng olive oil or itong extra virgin olive oil. So ito lang guys yung mga kasangkapan natin sa pagluto ng eggplant omelette. So napakadaling ihanda nito. So ang una natin gawin ay i-slice o hihiwain natin ang talong ng pabilog katulad nito. So kailangan katamtaman lang at sakto lang ang pagkakahiwa. So ang susunod natin gagawin ay gagawa natin ng bilog ang mga hiniwang talong gamit ang kutsara katulad nito. Ayan, so ipagpatuloy lang natin hanggang sa matapos ang lahat ng ating mga hiniwang talong. At ito naman ang susunod natin gagawin, hiwain natin ng pino yung mga bilog na nakuha natin sa gitna ng talong. Ayan. So sa next step natin ay hiwain naman sa maliit ang ating sibuyas. Sunod ay ihalo natin ang sibuyas sa hiniwang talong. At syempre dito tayo gagamit ng itlog. Ayan, so batihin natin dito ang itlog. At syempre kailangan haluin natin ito ng maayos. Pwede tayong gumamit dito ng mga kutsara o chopstick o ano mang kasangkapan na pwedeng panghalo. So dito naman natin ihalo ang ating pampalasang or cubes. At syempre, so haluin naman natin para matunaw yung ating nor cubes. So ngayon naman ay i-ready na natin yung ating kawali para sa pagluluto. Alright, so dito gagamit tayo ng olive oil. Kailangan sakto lang din yung dami. Ayan.
And of course, kailangan i-spread natin yung oil. So ngayon naman ay simulan na nating iprito ang mga nagawa nating eggplant rings. Ayan. So kailangan guys, sakto lang din yung apoy. Sakto lang din yung apoy sa pagluluto ng ganito. Para hindi siya ma-overcooked. Ayan. So baliktarin natin. Kapag nakita nating sakto na yung ano niya, pagkaluto niya. So ngayon naman ay ilagay natin sa gitna yung mga hinalo natin kanina na sibuyas at talong na mayroong timplang, nor cubes at saka magic sarap. Ayan, so dahan-dahan na lang po nating ilagay sa gitna ng bawat eggplant rings na nagawa natin. At syempre kailangan nating baliktarin kapag nakita nating luto na yung kabilang part para hindi siya ma-overcook. So finally, luto na siya guys. So pwede na natin itong kunin at ilagay sa ating mga lalagyan. Ayan, so ngayon ay gumamit ako ng chopstick. Pabida-bida lang. So yun. Ayan, so hindi siya masyadong nakukuha sa chopstick kasi madulas yung kanyang balat. Ayan, nahihirapan akong kunin. Ayan, bida-bida kasi. Yan, last one. Hirap makuha. Alright, nakuha din natin. So ang susunod ay maglagay ulit tayo ng olive oil. At pagkatapos, i-spread natin yung oil. At pagkatapos ay iprito natin yung mga sobra nating hinalo kanina. Ayan. At syempre, kailangan nating baliktarin para maluto din yung kabilang part. And we're done! So tapos na po yung ating eggplant omelette. Ayan, so ipiplating na lang natin ito. So sa nakita nating procedures, ito ay napakadaling gawin sa bahay. Ito ay napakasarap at napakasustansya kasi nga gulay siya. So mga kakusina, enjoy our delicious eggplant omelette. And comment down below kung mayroon pa kayo mga ideya kung paano mas ma-improve pa natin ang reciping ito. Maraming salamat! So see you guys next time and enjoy cooking!